Sugatan ng isang sibilyan at dalawang barangay tanod na rumisponde sa panluloob sa isang boarding house sa Makati City. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang pagkakakilanla ng mga suspect. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Pasado alas 2 ng madaling araw na makatanggap ng tawag ang Makati City Police na may dalawang lalaking nakapasok sa isang boarding house sa Quinta Street, Barangay Poblacion. 18 ang pinto sa nasabing boarding house at halos hindi makakilala ang mga tao. Pero madali raw napansin ang dalawa dahil kahinahinala ang kilos. Yung isa nakatambay lang sa gate habang ang kanyang kasama pumasok sa bahay ng tingin sa kanyang paligid. Pinasok ng mga pulis ang bahay kasama ang dalawang caretaker nito. Papunta na sila sa likurang bahagi ng bahay nang bigla silang nakarinig ng puto. Na-check namin yung mga room. Clear naman ma'am. Tapos pagdating namin sa dulo, yung iskinitang maliit, nagpaputok na silang binaril kami doon. Hindi kami makaretaliate ma'am kasi kinukubera namin yung dalawa eh. Tapos hindi namin nakita yung pinanggagalingan ng puto. Pumasok kami doon sa kabila, tinutukan po ako. Tapos yung sa naming barangay, inulpe sa loob, dalawa po eh. Nakatakip po yung mukha nila. Dalawa sa mga tanod na rumisponde at isang sibilyan ang nasugatan na magpanik at mamaril ang mga suspect. Ang tanod na si Manuel Rebellion at kapatid niyang si Romeo, magkasunod na tinamaan ng bala ng baril sa ulo at tiyan. Kritikal ang kondisyon ni Manuel habang ligtas naman si Romeo. Habang papatakas, nagawa pa ng mga suspect na magpaputo. Kaya tinamaan ang isa pang tanod na si Dante Pangilinan na nasa barangay outpost. Ayon sa mga boarders, hindi raw ito ang unang pagkakataong pinasok sila ng masamang loob. For this year, mga dalawang beses ata. So sana, ugaliin yung pag-ikot. Kung pwede, hindi lang yung mga tanod, pati yung mga pulis na rin. Wala pang malinaw na lead ang mga pulis sa pagkakakilanda ng mga suspect. Tuloy ang imbestigasyon sa kaso. Isay Reyes, GMA News.